Wala, fads. Oo, kasi ang ano ko talaga is yung lock-in eh. Ikbulaga kasi 4 days o pinakamahaba na yung 4 days. Lock-in kasi isang buwan, mga ganyan. Shooting, mga ganun din. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. At parang mababaliwata ako when I think about it that way. Eh, parang it's just not... Baka hindi ko lang din magawa ng tama yung trabaho ko. It's not gonna be fair for both parties. Kasi parang ipinipilit ko matapusin yung trabaho ko na lang para matapos para na. Makauwi. Para makauwi. Pero, so bakit ako papasok sa ganun kung hindi naman ako willing i-sacrifice yung part na yun ng pagiging nanay ko at pagiging asawa ko. So parang yung sanity ko ang mawawala. Yeah. So, but I guess ano naman, ano? Tatanong pa rin ako. But I guess the bosses understood your choice, ano? Kasi it was a choice that you made, di ba? Na, yes, kasi ever since naman, Fads, I was very honest naman dun sa part na kung kaya ko, gagawin ko naman. Pero pag hindi ko kaya, sasabihin ko naman din, Fads. It's just parang hindi lang. Tapos sa pandemya, pahit talaga mababaliw na ako. Hindi ko alam ano nangyayari sa pamilya ko. Parang, ano lang, at that point, I took it as a sign na parang this is the chance that we have to see each our children grow and we have to be there for them to guide them during these difficult times. Kasi kailangan, importante yung mapaliwanagan mo sila eh. Kailangan guidance, they need your words, they need their parents with them. So, ako talagang priceless na makasama ko yung family ko during that high time of COVID. At saka ano eh, di ba talagang ano eh, presence, ano? Yung presence lang eh, just to let them know you're there, di ba? Importante yun eh, di ba? Sometimes, I think sometimes yung mga bata ganun lang, kahit na hindi kayo mag-uusap, di ba? Kahit na ano, basta gusto lang nilang malamdaman na andyan kayo, di ba? Kasi pag itong online schooling sila, Fats, nung lalo nung 2020, di ba, nag-online schooling na. Yeah. Naaano sila, parang, lalo si Lucho kasi lumalabas-labas sila ng class kasi may screen break sila. So nakakalma sila when they see me and Rai doon sa baba. Kahit hindi kami nag-uusap or may ginagawa kami magkaiba or pag mag-uusap kami, just the thought of them seeing us there. Right after they have to go out and get a screen break. Layakap lang sila. Mag-hi lang or mag-kiss lang. Actually, fans, yung mga bata, ano eh, ewan ko paano pagpapanaking ginawa nito. Okay. hindi sa pag-ano, pero for example, pads, no? Trinabaho namin na sana dito tumira during the pandemic sa San Juan. Kasi ano, dito malaya silang makakatakbo-takbo. Correct, yeah. Fresh air, everything. Wi-Fi, sabi namin. Alam mo, fads, sila mismo yung nagsabi, Dad, we love it in Batangas, but we can't study because we're so distracted by all, we're all distracted by the sea, we're distracted by just the crabs. They have too much fun. And parang nung una, parang, woo, inisip ko, baka naman kasi, dito kasi wala kaming TV fans eh. At ano kami, walang video games dito eh. Sabi ko, sige na, I'll agree to put a television there na, we can bring your PlayStation na, doon na lang tayo. Pero fans kasi, no, sabi nila, no, we have to study. Alam mo, itong 2 years na to, napakaganda ng grades. Johan, si Lucho, napakaganda ng grades. In fact, ito, nung nag hybrid si Lucho, na nag-face-to-face na, okay naman siya na nakikita niya yung kaklase niya. Pero, sabi niya, I'm okay din with hybrid, mommy, because I like stepping out. I like, and then Johan echoed this. So on separate conversations,
I like stepping out and I'm comforted by just seeing you. They actually like staying at home with us. So ako medyo medyo ewan kung paano nangyari yon, pero papasalamat ako. parang hindi ka ba, kala ko binobola ako eh, pero hindi, kaganda ng response. They're responding well. And I don't know, I guess thankful for that. Yung, di ba? Yeah. Yung hindi ko na dinapaangal. I guess, di ba, iba yung ano eh. Di ba siguro yung pakiramdam na masabi mo, my family's okay after these 2 years, di ba? Okay siya ng ano. Okay, looking forward, what are you looking forward to as a real hope, your hope for ano? Para itong ano, no? Parang Miss Universe question. Ano? What is your hope? What is your hope for the coming year, ano? The remaining part of the year? Oh, well, Fats, parang after the 2 years of, you know, parang paudlot-udlot ng planning, at some point, you'll just get tired of really plan of what you want to do, or yung parang kami, we're just looking forward to doing more things with the kids. We hope that at some point, we'll be able to let them experience, or kahit paano, maidikit man lang namin sila dun, especially actually Johan and actually silang tatlo eh, wala ka pwedeng tanggalin eh. Yung kung paano ba namin pwedeng bunuin yung mga moments or memories na nawala sa kanila na hindi nila nabuo nung growing up days nila, nagmamature si Johan, same with Lucho and Luna, yung social skills niya. Yung we just hope that we'll be able to meet that at some point. Na maipaliwanag pa rin namin sa kanila na maayos that, you know, everything happens for a reason. And we just have to look forward to more beautiful days ahead and be grateful for everything. Kasi parang ano nakaplano, little things for the kids na, fans, what do you hope for? We hope to travel. Yeah, definitely. Yeah. Yun. Ano lang, or basta doing more things na wala sa bahay. Yeah, yung parang ma-normalize ulit yung buhay nila, no? So, yeah. Okay, so Ryan. Ako, fans, yung ano dyan eh, yung tinanong ako, ngayon naalala ko, kaya pala na-trigger yung thoughts na ganyan. Tinanong ako ni Anthony Pangilinan, tsaka ni Maricel. In an interview did late last year. So what dreams do you have? Nabahala ako dun sa sagot ko, Fadzi. Okay. Kasi yung tunay na sagot ko, wala eh. Ang gusto ko yung matupad yung dreams. ang gusto ko yung matupad yung dreams ni Judy Ann, Johan, at ni Luna. Pero yun din eh, parang nabahala din ako na parang, teka muna, ano yung dream ko para sa sarili ko? Because, di ba? I mean, you're supposed to have something. Ako, ano, pang Miss Universe din yung sagot ko sa'yo. Gusto ko siyang, ano, gusto kong tanganan as much as I can. Because the world is changing again. And it's a question, that I've wondered from that time on. Ano nga ba yung values na nababaunin natin as the world slowly opens up. And I'm hopeful. I'm very hopeful. I see it. I see the changes in health, in my friends, in everyone's habits. No? Gusto kong tanganan yun na sana as the world opens up, hawak ko pa rin yung lesson na yung hoping for helping in others achieve their dreams. Yeah. Yung pa rin. Yung pa rin, ano, talagang. Wow, nice. Thank you. You know, on that note, alam nyo, I gave a recollection. And yung one of the points that I said towards the end of my talk, sabi ko, I think the tragedy is not the pandemic, sabi ko. The tragedy is as we emerge from the pandemic, hindi tayo na-transform na mas maging mabuting tao, di ba? For me, that's the tragedy, di ba? So maraming salamat, Judy and Ryan. Hopefully, magigess ko kayo 150th episode naman.
At saka siguro naman by that time hindi na via Zoom ano, face to face ay ating kwento.